Hey guys, it's me again, Maxine, and welcome back to my channel. So for today's video, we're going to do the skincare routine video. So nighttime skincare routine to kasi it's already 9:10 in the evening. So yon, kung gusto niyo mapanood kung ano ang aking skincare routine, just keep on watching. So yung una kong ginagawa is nagfe-facial wash ako. So yung facial wash na ginagamit ko is ang Clean and Clear. Ayan, meron akong video dati ng skincare routine ko and yun din yung ginagamit kong facial wash dati pa. Sa mga may pimples dyan and sa mga acne prone skin, pwede nyo siyang gamitin and napanood ko lang din siya sa mga YouTube videos like mga ganito, mga skincare routine lang din ng ibang YouTubers and umepekto sa kanila and so yon trinay ko siya, bumili ako ng ganun and then may maliit lang nun, 20 pesos lang yun, sachet lang, binibili ko dati kasi gusto ko pa nga muna itry bago ko bilhin yung malaki na, so yon trinay ko siya and then luckily, nabawasan naman yung pimples ko. Though may mga pimples pa din ako, as you can see, meron pa din akong pimple marks and pimples sa noo kasi syempre and may mga pimples ako dito sa gilid. Yan, sa gilid ng aking muka. Pero yung mga maliliit na lang at saka yung parang dry na pimple, ganun. Yun na lang yung mga pimples ko ngayon. Try kong hanapin yung itsura ng mukha ko. Yung face ko nung may mga pimples pa ako sa aking mukha. Gusto ko lang i-share kung paano ma-lessen yung pimples yon. Next step na ginagawa ko after ko mag-facial wash is itong pag-exfoliate. Ayan. Kaso, itong pag-exfoliate is hindi siya araw-araw ginagawa. Hindi siya araw-araw, hindi nyo siya pwedeng araw-araw gawin. Ganon sa inyong skincare routine. 3 to 4 times a week. Okay. So, ito yung St. Ives na Fresh Apricot Scrub. Galing kay Kumaring St. Ives. So, ayan. May mga bato-bato siya. Kita niyo ba? Yung resulta nito pag binanlawan niyo siya, guys. As in, nakakasatisfy. Kasi para siyang puwet ng baby. Parang puwet ng baby yung mukha niya. Sa lambot. Lambot as in, after nyo banlawan, tapos pag ginawa ko nyo yung mukha nyo, puwet ng baby. So, bago ako magbanlaw ng aking mukha, flash ko muna sa screen yung highlights ng birthday ko kahapon. So, yun, ipapakita ko muna sa inyo habang ako ay naghihilamos. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. Okay, so next na aking ilalagay after kong mag exfoliate na aking mukha is ginagamit ko tong Vibrant Glamour na Beauty Skin Serum. Ayan. Ito po yung product na yun. So, nagpadala kasi sila sa akin ng skincare product. Meron silang Beauty Skin Cream nila. And ito yung formula. Itong Beauty Skin Toner. Ang ganda ng packaging ng kanilang toner. Sineshare ko lang din sa inyo guys kasi baka gusto nyong bumili sa kanila. Ayan, meron silang Lazada Shop Beauty Skin Serum. So, ito na nga yung next na ilalagay natin sa ating mukha. First time ko nagkaganito, yung may
tiki-tiki na vitamins. Ganito kasi yung sa mga vitamins yun. Pinaganyan ko lang siya sa mukha ko, tapos napatulo-tulo ko lang. So, parang ano, Instagram body. Tapos, and sinispread out ko lang siya sa ating mukha. Na ginagamit ko. Ay! Di pala ako nag-skin doon! Yun nga, nakalimutan kong mag-toner, pero nag-toner ako bago ako maglagay ng serum sa aking mukha. Share ko lang, itong ginagamit kong toner, itong Eskinol na mild 14s. So, ayan. Siguro insert na lang ako ng clip habang ginagamit ko tong Eskinol na to. Ito na nga yung next na ginagamit ko. Ito yung Feg Eyelash Enhancer. Ayan. So, ayan. Gagamitin na natin siya. Ganito yung tura niya. Parang siyang eyeliner. Di pa tayo tapos kasi maglalagay ako netong eye mask. First time ko gumamit ng ganito. So, gagamitin na natin siya. Hindi ko alam paano to gamitin. Ito ba? Tama ba ito? Tama naman siguro to. Parang na tayong ewan. So, hindi talaga ako laging nagaganito. Trinay ko lang ngayon. Pero may 15 tsaka 20 dito. So, siguro 15 to 20 minutes tong eye mask na to sa ating mukha. Ano ba to? Kasi Chinese eh. Japanese to. Nag-aaral ako ng Japanese. Ngayong quarantine pala guys. Nag-aaral ako ng medyo ng Japanese. Kasi favorite country ko yung Japanese. And yun yung pangarap kong puntahan na country. So, nagpa-practice ako. Nag-aaral ako ng kanilang salita. Kasi baka balang araw ako'y mapadpad sa kanilang lugar. Yun. At least may konti akong kaalaman sa pag-Japanese. So, by the way, nagbago po ang aking intro kasi naka-copyright ako. Naka-copyright ako palagi sa intro kong yung dug-dug-dug-dug. Hey! Dug-dug-dug-dug. Yun, yung kantang yun, naka-copyright ako. So, nakakalungkot lang kasi ayun na yung naka-trademark sa akin na kanta. You know, kasi pag naririnig na yun ng mga pamangkin ko, naririnig na ng iba, naiisip na nila yung vlog ko. Pag naririnig nila yung kantang yun. So, nakakalungkot kasi nagpalit ako ng kanta sa aking intro. Pero okay lang yon. Mag-subscribe na lang kayo sa channel ko para mag-1K tayo. And comment down below sa inyong mga video ideas and video suggestions. So, napababa na lang pababa yung eye mask. Tanggalin natin siya. Wala namang umitik. So, ayan! Tapos na tayo sa ating skincare. That's it guys! Hope you like this video. Please give it a big thumbs up and subscribe to my channel for more videos. Comment down below para sa inyong mga video ideas and video suggestions. Ay, parang lumiit yung eye bags ko. Hindi pala. So, yun! Bye! Good night!